kahit kung mapapansin nyo, o kunti ang tao, o dahil sa maaga pa, ang oras pa lang kasi 10:30, pero hindi naman mainit eh. Mabibilang mo na yung tao, wala pa 50 yata to. So ngayon, mapansin nyo, yung buhangin, nangingitim-ngitim na siya, hindi na siya gaya nung dati na parang brownish. Tapos ang nakakalungkot dito, tingnan nyo mga katatay yung tubig. Parang bumabalik sa dati na. Tapos, ang daming basura. Ito na yung sinyales na babalik na nga ba yung mga basura sa Manila Bay dito sa Dolomite Beach. Ayan, pakita ko sa inyo ng harapan. Oh. Diba? Tapos yung tubig, nagkukulay, green na naman. Wala na yung dating malinaw. Oh, ang daming basura, mga pinagsunugan. Oh. Tapos yung tubig, wala na. Kulay green na naman, naglulumot na naman siya. May mga styro. May, ayan, plastic. Ayan, ang kitang-kita to, may bag. Oh, wala nang nagli-maintain dito, mga katatay. So, sinyalis na siguro ito, nababalik na naman sa dati. O, nakakalungkot lang. Ayan, oh. Ang daming dumi. So hanggang doon yan mga katatay, hindi na natin pupuntahan doon. Meron dito mang ilan-ilan na tao. Siguro wala lang mapahinga, dito na napapahinga. Tapos ang daming basura oh. Hmm? Hanggang, tingnan natin hanggang June. Kung mas lalong dadami yung basura mga katatay dito sa Manila Bay, Dolomite Beach. Nakakalungkot kasi wala. Nasayang yung inumpisahan. So pag hindi ito pinilaanan ng panahon talaga na katulad nung kay President Duterte saka sa mga dati niyang mga pinamunuan o namuno rito, babalik to mga katatay 100% sa dati. Babasura na naman to. Shoutout sa mga namumuno ngayon. Sana naman huwag niyong pabayaan yung naumpisa na magandang resulta na noon. Sana ipagpatuloy niyo naman kasi sayang. Ay, nakakadismaya. O ganun pa man, kanya-kanya talagang sistema ang bawat pinuno natin sa gobyerno. Kanya-kanya silang discard. So magiging alaala na lang ito ulit pag bumalik ang mga basura dito, at least naranasan nating gumanda pa rin ang sitwasyon ng Manila Bay dahil kay President Duterte.